Binukoy na ng pulisya ang mga lugar sa bansa na may tuturing na areas of concern sa darating na barangay at SK elections. Ang ilang lugar na sa red category pa o mga lugar na may matindi at mainit na labanan sa politika. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 27 lugar sa bansa ang itinuturing ng PNP na areas of concern para sa barangay SK elections. Ang mga lugar na ito ay nasa red category o yung mga lugar na may election-related incidents para sa eleksyong ito o sa nakaraang dalawang eleksyon. Matindi ang labanan sa politika, dati nang naisailalim sa COMELEC control at may seryosong banta mula sa communist terror groups, BIFF, Abu Sayyaf Group, Maute Group at iba pang threat groups. Tumanggi muna ang PNP na tukuyin ano ang mga lugar na ito dahil hindi pa raw pinalang listahan at magsusumite pa ng hiwalay na report ang AFP at Philippine Coast Guard. Pero kinumpirma ng PNP na marami sa mga nasa red category ay nasa Mindanao. Pero nang tanungin kung kasama rito ang malabang Lalao del Sur, kung saan may mga namaril noong filing ng Certificates of Candidacy. We are studying malabang area because when we went there with the Deputy Chief PNP for Operation, the other day only, I think there was a peaceful filing of candidacy, certificate of candidacy of those candidates in any other position in that area. Bilang isang abogado lang, sa aking palagay, dapat ilagay sa COMELEC control yun. Of course, we will without prejudice to the recommendation of the Philippine National Police. Although ang may final say talaga, ang COMELEC. Ayon kay Garcia, isinailalim sa COMELEC control ang malabang noong eleksyon 2022. Mahigit 4,000 naman ang mga lugar sa yellow category, habang mahigit 200 ang nasa orange. Sabi ng COMELEC, ilalabas nito ang listahan ng mga lugar na isasailalim sa COMELEC control at areas of concern ngayong Setyembre. Inaprubahan naman ng COMELEC ang hiling ng Department of Labor and Employment na i-exempt sa election ban ang mga programa nito basta't ang mga taga-Labor Department ang mamimigay ng tulong at hanggang sa level lang ito ng munisipyo. Nauna nang inaprubahan ng COMELEC ang exemption sa election ban para sa subsidy sa rice retailers na naapektuhan ng rice price cap. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.